Hi there, what's up? It's Patty here and welcome to my channel. Alam ko kung bakit nandito ka sa channel ko ngayon. Malamang ay isa ka sa mga taong kukuha ng isang pagsusulit. Ang akin pong mga sinasabi or sasabihin ay applicable po sa lahat ng klase ng board exam. Disclaimer lang po, wala po itong kasamang leakage or wala pong kasamang kahit na anong review materials or mga subjects na pinag-aaralan. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay ang mga hindi dapat gawin ng mga board exam takers. Ano ito? Ang tamang mindset kung paano makapasa ng isang pagsusulit. So if you want to know more about these 5 don'ts na hindi dapat gawin ng mga board exam takers, just keep on watching. So yun na nga, hello, my name is Patty, and welcome sa channel ko ngayon. So without further ado, umpisahan na natin. At alam kong makakapasa ka at hindi mo sasayangin ng oras ngayon sa pag-click mo sa channel na to. Una, don't procrastinate. Ito ang pinakamahalaga na isa sa mga pinakamahalaga sa sasabihin ko ngayon. Sa madaling sabi, huwag mong ipagpabukas ang mga pwede mong gawin ngayon. Ito ang unang pagkakamali din ng mga bumabagsak sa board exam. Bakit? Halimbawa, December 2020 ngayon. At ang naipaschedule mo sa iyong board exam ay September 2021. Ang una nilang iniisip ay dahil sa 9 months pa lang ito mula ngayon ay hindi nila paghahandaan ang pagsusulit. Ito ay maling-mali. Paano mo susulitin ang mga buwan bago sumapit ang board exam mo? Kung ito'y matagal, pwede kang gumawa ng reviewers mo. Ikalawa, alamin mo na ang mga subjects para alam mo na kung saan ka magbabrowse. Ikatlo, gumawa ka na ng mga Manila papers or cartolina. Ipaskil mo na yan sa mga pader mo gamit ang pentel pen, cartolina. Punuin mo na ang pader mo habang maaga pa lang. Sulitin mo ang bawat oras. Dahil kahit matagal pa, tumatakbo ang panahon. Time is gold. Siguraduhin mo na yan na ang kahuli-hulihang pagkakataon na uupo ka sa review center mo. Siguraduhin mo na yan na ang huling exam mo na hindi ka na ulit-uulit ng pagsusulit. That's it. Number 2, don't be overconfident. Huwag kang masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Magbigay lang ako ng mga halimbawa kung ano-ano ito. Una, ay yung mga tao na top-notchers nung college pa lang sila. Merong mga tao na dean's lister or yung mga tao na best sa ganitong subjects. Laging pakatandaan na ang isang board exam ay buong bansa. Be it national or international, ito po ay iba sa mga college exams na ibinibigay lamang sa mga universities at kolehiyo. Ito po ay isang malawakang paghahanda. Ibig sabihin, hindi po porke magaling ka na nung college ka, ay magiging magaling ka rin sa board exam. Hindi po palaging ganun. So ano ang dapat? Huwag kang overconfident. Mag-aral kang mabuti pa rin. Gumawa ka pa rin ng mga reviewers. Habang maaga pa lang ay kunin mo ng authors ng mga libro, ng mga librong ginagamit niyo sa school, at mag-enroll ka na sa isang review center. Third, huwag kang lutang. Ang daming nagkakamali sa bagay na ito. Bakit? Masyado din silang overconfident na nakapag-enroll sila sa una sa maayos na review center. Ikalawa, kumpleto sila ng mga libro. Ikatlo, magagaling daw ang mga lecturers nila. So masyado silang nagiging confident to the point na pag pumasok sila sa classroom ay hindi naman nila ina-absorb ang mga sinasabi. Marami ay nakakatulog,
Marami ay nagsa-cellphone dahil panahon na tayo ng mga social media at ng mga gadgets. Marami ay nakikipag-usap lang sa katabi at hindi nila iniintindi ang sinasabi ng mga professors nila. Ito nga yung palaging sinasabi sa mga review centers na ibinigay na namin ang lahat. Ano ang ibig sabihin ng ibinigay na namin ang lahat ay nasa sa iyo na lang ang susi para pumasa ka. So sa madaling sabi, ikaw ang makakapagpapasa sa sarili mo. Kailangan mo pa rin pagsumikapan, maging alerto, maging focus at huwag kang lutang. Ang gawin mo ay isulat mo at ng detalyado or kung hindi ay mag-provide ka ng key points dun sa mga sinasabi ng lecturers mo. Kung para naman maiwasan mong antukin ay kumain ka ng mga sweets tulad ng Cloud 9 or bumili ka ng mani tulad ng sugo or ng Happy Peanuts dahil ito daw ay nakakapag-enhance ng ating memory. Siguraduhin mo na yan na ang kahuli-hulihang pag-upo mo at history na lang ang pag-upo mo sa review center na yan. Dahil palagi mong pakatandaan, sayang ang ginastos mo. Masasayang lang ang lahat kung hindi mo pagagalingan. That's it. Number 4, huwag kang tamad. Ano ang ibig sabihin nito? Mga ining, wala kang choice. Dahil hindi ka naman magiging isang ganap na nurse, hindi ka magiging isang ganap na criminologist, hindi ka magiging isang ganap na medtech, hindi ka magiging isang ganap na kung ano-ano pa kung hindi mo maiipasa ang pagsusulit na yan. Lagi mong tandaan, license is the first key to work, is the first key to success. Hindi iinog ang mundo mo kung hindi ka makakaalis sa step 1 after college, which is yan ang step 1 mo. At ikaw lang ang susi. Ikaw lang din ang makakapagpapasa sa sarili mo. So madaling sabi, ibigay mo na lahat. Magpaka-ok-ok ka na. Ibuhos mo ng lahat. Gumawa ka na ng mga reviewers, ng iba't ibang lectures, intindihin mo ng mabuti. Dahil masusulit naman ang lahat ng paghihirap mo pag nakapasa ka, dahil mababawi mo naman yan pag nakapagtrabaho ka. And lastly, ito ang pinaka-importante din sa lahat. Huwag kang kabado. Relax ka lang. Pero, iniintindi mo pa rin ang mga instructions. Ano-ano ang disadvantages pag kabado ka? Una sa lahat, nabablanko ka. Namamali-mali ang mga diskarte mo. Pag kabado ka, dyan na nagkakaroon ng anxiety. Dyan ka na ninenerbios at dyan na nanginginig-nginig ang kamay mo. Ang masama, kung pawisin pa ang kamay mo at pinag-fill up kayo ng mga answer sheets mo, ay pwedeng mabasa at mapunit ang answer sheet mo. Ikalawa, pagkabado ka at hindi mo narinig ang instructions na binibigay ng proctor mo, pagpalagay na nating mock exam pa lang yan at nagkamali ka na imbis na i-shade mo, ay inekisan mo, lagi mong pakatatandaan na bawal ang superimpositions. At ano ang ibig sabihin nito? Presence of mind. At paano papasok ang presence of mind? Relax ka lang. Maganda ang klaro ang isip. Magiging klaro ang pagsasagot mo. At masasagutan mo ang lahat ng mga tanong ng maayos. At huwag na huwag mong kakalimutang magdasal bago at pagkatapos mong magsagot. So yun lang ang 5 don'ts para sa lahat ng magte-take ng board exam. Sana ay palaging nyo itong pakatandaan. So here is the summary. So yun lang naman, nasabi ko na ang lahat. Naniniwala ako na kayang-kaya mo yan dahil naniniwala ako na wala namang taong ipinanganak na mahina. Lahat tayo ay may kakayahan. Lahat tayo ay may angking galing. Alam ko na kayang-kaya mo yan dahil lahat naman ng bagay ay napapag-aralan. So that's it. God bless sa'yo, future professional. Kayang-kaya mo yan.
So Godspeed and God bless.